Nilulabog ng magkasunod na pagsabog kahapon ang mga taga Coronadal, South Cotabato at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Ang isa sa mga biktima, emosyonal na ikinwento sa News 5 ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Gemma Avancenia. Sa CCTV footage na kuha sa harap ng isang mall sa Coronadal City kahapon ng tanghali, makikita ang bus na ito na biyaheng Jensen. Maya-maya pa, biglang sumabog ang likurang bahagi ng bus. Agad na pahinto ang mga sasakyang nakasunod na tinamaan din ng mga tumalsik na debris. Sugatan ng isang tricycle driver na makikitang inaalalayan ng ilang lalaki matapos siyang tamaan ng debris sa kanyang ulo. Oh my God! Sa isa pang video, makikitang nagbabaan ang mga pasahero ng bus na maswerteng walang nasaktan. Sa lakas ng impact, wasak ang mga bintana at upuan sa likuran ng bus at umangat pa ang bubong nito. At ilang minuto lang ang lumipas, may isang pagsabog ding nangyari sa Tacurong City. Nakausap ng News 5 si May, isa sa mga pasahero ng bus. Naiyak na lang siya habang inaalala ang nangyari. Kwento niya, nasa Mlang Terminal pa lang sila, hinapansin na niya ang isang kahina-hinalang pasahero. Pagsakay ng bus, umupo raw ang lalaki sa likurang bahagi ng bus, hanggang sa nawala na raw sa kanyang paningin ang naturang pasahero. Pero may naiwan daw itong bag. Tinanong ako ng konduktor kung akin ba yung naiwang eco bag sa likod. Hindi ko alam kung kanino yon. Sabi ko, hindi akin yun. Hinagis niya sa palabas. Sabi niya, ihagis na lang niya kasi baka bomba ang laman. Sa Tacurong City yun. Hinala tuloy ni May, ang sumabog na bomba sa Tacurong City ay posibleng ang bag na itinapon ng konduktor. Hindi na raw nila napansin kung may iba pang bag o gamit na naiwan ng naturang pasahero. Tuloy-tuloy naman ang mga otoridad sa pangangalap ng mga impormasyon at ebidensya sa mga sumabog na improvised explosive device. Ongoing pa rin investigation namin to gather very valid informations to identify or to look for the potential person of interest namin. Nagbabalita mula sa frontline, Gem Avancenia, News 5.